si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Good news! Dahil simula bukas, 30 Hulyo, ay asahan ng rollback sa presyo ng produktong petrolyo. Mula 70 sentimo hanggang 95 sentimo ang posibleng tapya sa presyo ng kada litro ng gasolina at diesel, habang 80 sentimo hanggang 90 sentimo naman ang posibleng bawas sa kada litro ng kerosene. Sa iba pang ulat, matapos ang hagupit ng bagyong Karina sa bansa, ay nagpaabot ang Red Cross Singapore ng $50,000 sa pamahalaan upang maging tulong sa mga nasalanta nito. Para sa balita, tunghayan ng ulat ni Jade Buhoy. Mula sa tanggapan ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez, nagpahayag ito ng pasasalamat sa Red Cross Singapore matapos magpaabot ng donasyon para sa mga nasalanta ng bagyong Karina. Ang donasyon mula sa nasabing organisasyon ay nagkakahalaga ng $50,000 o halos 3 milyong piso. Ayon naman sa Singapore Red Cross, ang donasyon ay gagamitin ng bansa para sa mga emergency operation na naghahandog ng tulong para sa mga apektadong lugar. Anila, ang malakas na bagyo, baha at pagguho ng lupa bunsod ng tropical cyclone ay mayroong dalang pinsala sa mga pamilya at lipunan, kung kaya't kanilang sinigurado na mapabatid ng kanilang organisasyon ang tulong na kinakailangan ng mga Pilipino. Kaugnay nito, kamakailan ding nagpaabot ang Kongreso ng donasyon at tulong sa iba't ibang lugar ng Metro Manila. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Samantala, mahigit 1,800 na pamilyang apektado ng bagyong Karina ang nabigyan ng relief goods sa Tondo, Manila. Sa panguna ng Chinese Embassy, katuwang si Congressman Roland Valeriano at ilang mga negosyante ay sinagawa ang relief operation sa Del Pan Evacuation Center at Jose Abad Santos Court sa Tondo. Laman ng mga relief good ay ang bigas, delata at sanitary kits upang matulungan ang mga nasalanta ng bagyo. Ayon pa kay Congressman Valeriano, nagsagawa na rin ng imbestigasyon sa mga posibleng dahilan ng malawakang pagbaha. Mungkahi pa niya, maglagay ng cat basin sa mga lugar na madalas bahain upang madaling humupa ang tubig. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News 4. Sa ulo ng mga balita, halos 1,000 pampublikong paaralan, suspendido ang pagbubukas ng unang araw ng klase. 17 Pinoy seafarers na bihag ng Houthi ligtas sa Yemen. Mga nasalanta ng sunod-sunod na bagyo, lagpas 3 milyon na. PBBM aprobado ang higit sa 6.3 trillion pesos na budget para sa 2025. BFAR kinumpirmang hindi totoo ang kumakalat na panganib sa pagkain ng isda. Yulo, Delgaco, aabante sa susunod na round ng Paris 2024. Medalya para sa Pilipinas, inaasahan. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News 4. Si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Isinaad kamakailan ni Armed Forces of the Philippines o AFP Chief General Romeo Broner Jr. na ang militar ay nagbigay donasyon ng katumbas ng isang pagkain mula sa kanilang subsistence allowance sa mga biktima ng Super Typhoon Karina. Ang nasabing donasyon ay katumbas umano ng 50 pesos sa bawat miyembro ng AFP. Ayon kay Broner, ang sama-samang pagsisikap at mga inisyatibong ito ay sumasalamin sa dedikasyon ng
AFP na tulungan ang mga naapektuhan ng sakunang ito na nagpapakita ng pagkakaisa sa panahon ng mga ganitong uri ng hamon. Samantala, ngayong unang araw ng pasukan ay siniguro ng Philippine National Police o PNP na ligtas ang bawat estudyante kung kaya't isinagawa nito ang ilang security measures bilang seguridad sa mga paaralan. Makibalita kay Danisa Lopez. Sa pagbabalik eskwela ng mga estudyante ngayong araw ay siniguro ng Philippine National Police o PNP na sapat ang kapulisan para magbantay sa lahat ng pampublikong paaralan sa bansa. Ayon sa PNP, ang 30,000 pulis ay nakatoka na bantayan ang kaligtasan ng bawat mag-aaral ngayong pasukan. Kung saan inilahad ni PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo na bagamat suspendido ang ilang klase sa ibang lugar dulot ng bagyong Karina at Habagat, ay nakatutok pa rin ang ahensya na maging handa sa balik eskwela. Kabilang narito ang pagtataguyod ng Police Assistance Desk sa paligid ng mga paaralan para alalayan ang bawat magulang at estudyante sa kanilang pagpasok at panatilihin ang kapayapaan sa mga paaralan. Danisa Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Kanapan ang linaw ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR na walang katotohanan ang kumakalat sa social media na mayroong dalang panganib ang mga isda ngayon kung kaya't hindi umano ito ligtas na kainin. Kumakalat ngayon na mayroong mga itinatapon na medical waste sa karagatan ang isang ospital na naglalaman ng virus. Kinumpirma naman ng BFAR na walang basihan at walang katotohanan ang kumakalat na maling impormasyon kung kaya't dapat na maging mapanuri umano ang bawat netizen sa kanilang nakikita online. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, halos 1,000 pampublikong paaralan, suspendido ang pagbubukas ng unang araw ng klase. 17 Pinoy seafarers na bihag ng hoodie ligtas sa Yemen. Mga nasalanta ng sunod-sunod na bagyo, lagpas 3 milyon na. PBBM aprobado ang higit sa 6.3 trillion pesos na budget para sa 2025. BFAR kinumpirmang hindi totoo ang kumakalat na panganib sa pagkain ng isda. Yulo del Gaco aabante sa susunod na round ng Paris 2024. Medalya para sa Pilipinas inaasahan. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Nasa maayos na kalagayan ng 17 Pilipinong mandaragat na kasalukuyang hawak umano bilang hostage ng mga rebelde ng Houthi. Ito ay matapos ang kamakailang pag-atake ng Israel sa Hodeidah, Yemen. Halos 9 buwan nang na-hostage ang 17 Pinoy seafarers mula nang ma-hijack ang kanilang lula na cargo ship sa Red Sea noong buwan ng Nobyembre noong nakaraang taon. Ang impormasyon ay batay sa inihayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. mula sa ulat ng Embahada ng Pilipinas sa Riyadh kung saan nangako siyang hindi pababayaan ang pamilya ng mga marino sa Pilipinas habang gumagawa ng paraan upang ligtas sa mga Pinoy na makauwi. Sa iba pang kaganapan, tuloy-tuloy ang pamamahagi ng tulong ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga biktima ng bagyong Karina. Yan ang balitang hatid ni Danisa Lopez.
Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na dapat natiyakin ng mga ahensya ng gobyerno ang tulong sa mga pamilya at individual na naapektuhan ng bagyong Karina at habagat sa bansa, ay patuloy ang relief operations ng Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa mga nasalanta. Pagbabahagi ng DSWD, nasa mahigit 900,000 family food packs o FFPs na ang naipamahagi ng kagawaran sa National Capital Region o NCR, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at Rehiyon ng Bicol. Katuwang din ng DSWD sa paghahatid ng tulong ang mga volunteer mula sa National Resource Operations Center. Bukod sa FFPs ay mayroon ding cash for work program ang DSWD para bigyan ng pansamantalang trabaho ang mga benepisyaryo matapos mawala ng pagkakakitaan dulot ng masamang panahon at bagyo. Danisa Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Nitong kamakailan lang ay nagbigay tulong ang Philippine Coast Guard o PCG at PCG Auxiliary sa 500 pamilyang lubhang naapektuhan ng bagyong Karina sa Binondo, Manila. Ayon sa PCG, binigyan ang bawat pamilya ng makakain, maiinom, damit, tsinelas at hygiene kits. Nagsagawa rin ng feeding program para sa 2,000 individual na pansamantalang inilika sa Delpan Evacuation Center. Saad ng PCG, layunin ng inisyatibong ito na matulungan ng mga residenteng nasalanta ng Bagyong Karina. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, halos 1,000 pampublikong paaralan, suspendido ang pagbubukas ng unang araw ng klase. 17 Pinoy seafarers na bihag ng hoodie ligtas sa Yemen. Mga nasalanta ng sunod-sunod na bagyo, lagpas 3 milyon na. BBBM aprobado ang higit sa 6.3 trillion pesos na budget para sa 2025. BFAR kinumpirmang hindi totoo ang kumakalat na panganib sa pagkain ng isda. Yulo Delgaco aabante sa susunod na round ng Paris 2024. Medalya para sa Pilipinas inaasahan. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.